Magandang hapon, Pilipinas, and welcome to The Buzz. Hi, Boy. I'd like to apologize, Boy, to you because hindi natanggap po ni Boy yung text message ko kanina. Normally talaga, ternong-terno mga outfit namin. I woke up and I wanted to wear a maong dress. And I texted you. Bakit maong, Chrissy? Wala, trip ko lang. Talagang... Juan Cabral, maraming salamat. Tinext kita, pati mo nakuha. Sabi ko, Boy, pareho tayong magmamaong. Sinuksan ko ang cellphone ko nung papunta na ako dito. Eh, nakabihis na ako. Oh, I'm sorry. Maraming salamat, mga kaibigan, na tayo magkakasama sama muli ng isang paras at kalahati ng balitaan, yes, ng mga balita sa loob at labas ng showbiz. Ika nga. Alam mo, Boy, last week, we were the ones that started the whole coverage of Rico's passing. That's right. Diba? Yes. Tayong pinaka-nauna, dito po nagsimula, dito natin lubusang nakilala si Rico at kung gaano siya ka-special as a person. But now, Boy, tama na muna yung lungkot. It's time to rejoice because once in our lives nga po, we were blessed with somebody as nice, as lovable, and as generous nakaibigan in spirit and in material things like Rico yan. Okay. Isang linggo po, mga kaibigan, na pagluluksa. Death ng kapamilya at kapatid sa industriya na si Rico yan. Alam mo, Boy, malungkot pa rin ang industriya natin because 3 more people passed away in the past week. Mga kaibigan, ang aming pinag-uusapan po ay ang pagyao ng National Artist for Music na si Maestro Lucio San Pedro. I got to know the man when I was with the Metropolitan Theater. Siya po, mga kaibigan, yung gumawa ng awiting Ugoy ng Duyan at Bayang Kayumanggi. At ang pagpanaw din po ng National Artist for Literature and Music na si Mang Levy Celerio at ng basketball player po na si Jack Tanuan. Narito po, mga kaibigan, panoorin po natin. Idinuyan tayo ng kanyang musika. Di malilimutan ang kanyang mga obrang tulad ng Sa Ugoy ng Duyan at Lahing Kayumanggi. Ngunit sa pagpanaw ni Maestro Lucio San Pedro, tanging himig na lamang ng kanyang mga obra ang mananatili sa ating alaala. March 31, binawian ang buhay si Lucio San Pedro sa edad na 89 anyos. Sanhi ng sakit sa puso, itinanghal na National Artist for Music si Maestro San Pedro dahil sa kanyang makabayang mga katha. Siguro po naman ay pagdating sa serbisyo, naibigay niya yung talagang karampatan, serbisyo, hindi lang para sa ating mahal na Panginoon Diyos, kundi para sa bayan. Kasi ang kanyang mga komposisyon ay talagang kakaktaan ng pagiging nasyonalismo ng ating batikang kompositor. Ang pagsuyong wakas kailanman. Naitala si Levy Celerio sa Guinness Book of World Records noong 1991 bilang bukod-tanging tao na nakakatugtog ng dahon bilang silindro. National Artist for Literature and Music dahil sa kanyang henyong likha ng hindi mabilang na obra. April 2, 2002, binawian ang buhay si Mang Levy sa edad na 92 dahil sa emphysema. Kabilang sa mga tanyag niyang komposisyon, Ang Gaano Kita Kamahal, Dahil Sa'yo, Saan Ka Man Naroroon, Kahit Konting Pagtingin, at Ang Pasko Ay Sumapit. Kaya naman mabubuhay siya sa ating puso't isip sa pamamagitan nitong walang kamatayan niyang mga likha. Interes sa mga kabataan, gusto niya maging guide din siya. Para kung mayroon mga magka-interes sa musika, yung mga nagawa niya, pwedeng maging reference nila para maging guide, diba? So dati na panahon. Tingin ko hindi siya mawawala habang inaawit natin lahat yung mga awiting na likha. Never na gumawa siya ng mga lyrics na makaka-offend sa kahit na kanino. Lagi siyang mga tama, magagandang bagay ang pinakita niya sa kanyang mga lyrics. Kaya, kailangan. Binubuo ngayon ng mga anak ang lahat ng matalinghagang aral ni Mang Levy para gawing libro. Dahil hindi rin nagkaroon ng sariling album sa loob ng 8 dekada,
ipoproduce ngayon ang anak niyang si Eric, na sikat na ring instrumentalist sa US, ang nabingbing proyekto nilang first Levi Celerio album. Bibigay ko sana sa isang management niya yung parang outline how to do it. That won't even cost a lot of money. Hindi lang nila natuloy. It would have been an ideal Levi Celerio album. Sa mundo ng palakasan, kinilala at hinangaan si Jack Tanuan. Pero sa edad na 37, ay maagang binawian ng buhay sa sakit na cancer of the liver noong Webes, April 4. Kinilala siyang bilang mahusay na center player sa Pure Foods team sa PBA noong 1989 at ipinagpatuloy ang kanyang paglalaro hanggang sa kanyang huling team na Negros Lasher sa NBA noong 1996. Naging miyembro siya ng Philippine team sa SEA Games na nagbigay sa Pilipinas ng bronze medal. Nasa Loyola, Guadalupe ang mga labi ni Jack Tanuan sa kasalukuyan. Ang anak na galing sa kanya, sanggol sa kanya. Sa Amerika, the comedy concert queen of the Philippines, Miss Ai de las Alas, in her first major U.S. concert, April 12, San Francisco, and April 13, Los Angeles. Say, I'm gonna live forever. Iba ito. Watch. I'm gonna learn how to fly. To our kababayans in North America, are you ready for our new daily primetime marathon? Then catch the hottest Philippine news on TV Patrol International Edition at 5:30. Join the nation's top game show hosted by Chris Aquino on Game Kanaba at 6. Then watch a blockbuster film in Cine Fiesta on Monday. Get into a roller coaster of emotions with O Katokan and Atta Girl on Tuesday. Classmates and What a Man on Wednesday. Maalaala mo kaya Thursdays, Arriba Arriba and Mary the Potter Fridays. Immediately followed by headlines at 8. Know today's most provocative issues in the correspondence. People. Private conversations. Issue. And true crime. Take time to engage in lively conversations in Martin Late at Night and Talk TV from Monday to Wednesday and Friday. Meanwhile, on Thursdays, participate in the only live interactive talk show for Filipinos abroad, Kumusta Kabayan? Then join the MTV Barkada in another night of fun and music. So gear up for our 24-hour power programming with our primetime weeknights. Only here on TFC. Ito para sa amin, Panginoon, pero buong puso po namin itong tatanggapin. Lord, we just lost a friend. These are very trying times for us now, Lord. Give us the patience to not ask questions, the courage to face tougher times as we realize the impact of His loss, the strength to accept the pain. Rico, buddy, buddy boy, your journey is finally over. You will always be remembered. Rico yan. Ilang araw siyang pinag-usapan. Sa kanyang pagpanaw, higit niyang pinatunayan kung gaano kaningning ang kanyang dream.
Sa apat na araw na lamay sa Lasal Green Hills Chapel ay hindi tumigil ang daloy ng mga kapamilya, kaibigan at kagahanga. Tomorrow morning if you wake up in the sun does not appear, I will be here. If in the darkness we lose our love, hold my hand. You know, Rico is not only a friend to us, to me, to Deezer, to Violo, to Bern, to Jericho. He's like a brother to us, especially me, he's like a kuya to me. We're all saddened by what happened. And we all said our own little prayers for what happened. We just hope that things will turn out. Actually, what happened with me and Rico, I really have no idea. Ngayon, para kasi sa akin, hindi sa really happen for a reason. Alam mo ba siya? Oo naman. Sinasabi ko naman before, wala naman ako naging palawag din. Hindi ko naman, hindi naging special sa akin. I guess his work has been done and it was time for him to go home. He really knew how to live. He knew how to give, he knew how to love. Kaya siguro, hindi nakapagtataka na ang dami-daming nakikiramay at ang mamahal sa kanya. Miyerkules ng gabi, di malilimutan ang necrological service na binigay para kay Rico. Dito mas nakilala ang kakaiba niyang pagkatao. I know that if we all take a moment to think about the Rico we knew, we will like remember rainbow, appreciate the people the way they were. Imperfect, wounded, real. We share a lot of things together. Joys, your pains. Si Rico is always willing to listen. And splendidly bright. To give you words of encouragement. And most of all, to make you feel good. Para sa amin po mga kabataang Pilipino, maaalala po namin siya bilang Rico yan. Ang tagapaglingkod namin. Rico has conquered many things in his life, yet he is more than conqueror in Christ, because not even his death could separate him from the love of God. Rico tried to live the questions that many of our young people struggle with today. He tried to live them with courage and grace. I realize that Rico was no longer just a popular figure, not even just a sensation. He had become a phenomenon all his own. But probably the Lord has something really in store for him. And maybe he said, Rico, that's it. You found it already. You've done your mission. And now it's time to come home. It was really a full life. He accomplished a lot, really. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. At Rico, paalam na from your dad, and God bless, and praise the Lord. Huwebes, alas 9 ng umaga, sa pangungunan ni Father Tito Caluwag, ginawa sa Lasal Green Hills ang huling misa para kay Rico. Walang pagsidlan ang kalungkutan sa puso. Mabigat ang dibdib at nanangis. Pero alang-alang kay Rico, pinilit magpalakas at magpakatapang sa paghahatid sa kanya. Bandang alas 12 ng hapon, dinala na ang labi ni Rico sa Yan Mausoleum sa Manila Memorial Park sa Sukat, Paranaque, kung saan ito tuluyan ng inihimlay katabi ng kanyang lola. You will all...
Hindi alintana ang init, at sa kabila ng mga luha at panangis, iisa ang nasa puso ng mga tao. Ang pag-asang sa pag-alis ni Ricong ito ay makakapiling na niya ang kanyang may likha. Always cherish wonderful moments. At mula sa lahat ng nagmamahal sa iyo, Rico, maligayang paglalakbay. Back here on the bus, mga kaibigan. Chrissy? Yes, boy. I would like to defend ABS-CBN, boy, because alam niyo, mga kaibigan, in my family also, we went through a very public death. Although very different in circumstances ng pagkamatay ng daddy ko, my mom and I were talking about this because of yung sinasabi po nilang overkill daw dun sa coverage sa pagkamatay ni Rico. And pinag-uusapan namin kanina during lunch na when it was my dad's time to die, it gave us so much comfort na ang daming Pilipinong nakiramay sa amin. Although death, of course, is a very private matter, pag public yung individual, boy, it ceases to be a private matter. You totally lose control, ika nga, sa pangyayari. And siguro, boy, alam nating lahat, masakit mawala ng taong mahal na mahal mo. Pero mas masakit naman siguro na kung yung buhay ng taong mahal mo hindi binigyan ng halaga. And I think si Rico is a very important member of the ABS-CBN family. And I think sa lahat ng mga taong nanunood sa atin araw-araw, naging bahagi din siya ng buhay natin. Kasi may mga tanong eh, bakit sobra ang emosyon na ilinalabas ng mga tao? Para sa akin, in itself answers the question, hindi ba? Bakit masyadong sobrang pagmamahal ang ipinakikita, hindi lamang ng ating stasyon, pero ng taong bayan na rin, ano? By the way, Chris, just before we continue talking about this, I'd like to acknowledge that beautiful piece, very well-written piece by Lito Zulueta today. Lito, I'd like to tell you that I take your comments very seriously. I'd like to assure you that I will keep on learning. Iiwasan ko ang mga mali, kung may matututunan pa kami. But it was very fair, I mean, as far as I'm concerned, and I shall learn from responsible writers like Lito Zulueta. Okay, it was well-written, boy, but because I really respect you. And alam ko na tama yung tanong mo rin eh. I'm sorry ah. Lahat tayo, we are allowed our opinions. Correct. And ako, if you had asked me why are we crying, it's because Rico is a reminder of all that we would aspire our youth to be. Kasi boy, mabait siyang tao. Ultimately that. And ako umiiyak dahil nanay ako. Dahil iniisip ko in my mind, what if that happened to my son, Josh? Umiiyak ako dahil may kapatid akong lalaki at iniisip ko na paano yun, ang tagal naming magkaaway ng kapatid ko. Paano kung namatay siya at hindi ako nakapag-sorry sa kanya? Or iniisip ko rin na meron akong mga taong nanonood sa akin araw-araw, how would they feel kung one day mawala ako? Kasi di ba, boy, sanga-sanga ang mga buhay natin. And I understood where your question was from. All I'm going to say is because you knew where I was coming from. Pero sa isang manonood, kasi Chris, ako naman, pinag-aralan ko yung isinulat. Sabi ko nga, may mga bagay na hindi ako siguro successful or ikaw or tayong nagtatrabaho dito sa telebisyon na hindi natin na i-communicate ng klaro. It reminds me of certain things that we have done right, of certain things that I will continue to do right, and of certain things that I will change, maybe for the better of what we do. Ang tanong kasi doon, and I think what is relevant right now, is bakit nga ba umiiyak ng patuloy ang mga kaibigan at ang bansang ito, at bakit binigyan ng napakalaking importansya ng ABS-CBN si Rico Yan? Palagay ko, mga kaibigan, ang kasagutan sa katanungang ito is the life of Rico. Hindi ba? I mean, you don't question the outpouring of love just because it's there. No, boy. I'd like to end this also. I think our chairman, Gabby Lopez, said it best. Rico's entire show business career was based here in ABS-CBN. ABS ang nagbigay sa kanya ng break. Lahat ng pelikulang ginawa ni Rico were with Star Cinema. Lahat ng mga naging programa niya, dito. Dito siya lumaki. Para siyang isang nakababata nating kapatid. So, naiintindihan natin, we have a soft spot for those who are younger than us. Lalo na kung ganong kabuting tao. At saka natural, mga kaibigan, last comment ko rin, natural yung feeling po kasi na 27, successful, bata. So natural yung mga katanungan po na bakit pa siya, bakit ngayon? Ako, as a last message, I will go back to Father Caluwag's statement. Hindi natin sinasabing santo si Rico Yan. He's just as flawed as all of us, tao. I like that line. He was a wounded healer.
But like all of us, he was traveling. He wanted to be in a better place, and I know he's now in a better place. Yun lamang po. And I guess, boy, to just close this whole thing also, I don't think naman na kailangan natin pagkakitaan ang pagkamatay ng isang taong mahal natin. Binigay natin sa publiko ang serbisyo na makapagpaalam ng, kasi that's the last we're gonna see of Rico, boy. Correct. So we just gave him the fondest farewell we could possibly give, because dito sa ABS-CBN, whether people are sick of that message or not, pamilya naman tayo talaga eh. And his death made me realize, diba, I had to text you to say, right, boy, I really love you and I hope you realize that. And it made us realize na dapat araw-araw masabi natin na mahal natin ang isa't isa. That's right. Hindi lamang tayo, pati na rin po ang mga nanonood sa atin. Mananatiling maraming mga tanong, mananatiling maraming mga opinion. Ang importante lamang po na mensahe, mga kaibigan, is kami dito, we will respect what you think. We will respect the memory of our loved ones. We will respect our audiences. You know, I think that's the most important thing. That's the most important message. Eh boy, ito na. Unfortunately, boy, hindi pa rin nagtatapos yung, alam mo naman, di ba? Matatagalan ng konti. Yes, yung love story ni Rico at ni Claudine, merong mga maraming naglalabasan. What's the truth? Ano ba talaga ang nangyari? Ano ba talaga ang totoo? Nasaan ba talaga ang kanilang relasyon? Malalaman po natin yan sa pagbabalik po ng The Buzz. Kaibigan, may isang kumpanya sa Pinas has been providing excellent service to Filipinos for almost 50 years now. At ang good news, it's now in the U.S. to serve you and your cargo forwarding needs. Introducing RCPI Cargo. Sigurado mga karating ang padala mo, safe, secure, on time, at sa presyong kaibigan. Plus, pwede ka pang tawagan ang pinadala mo. For free. Kaya dito ka na sa RCPI Cargo. Ang galing ng dating. Oo. Madala mo ang bayan. Call 1-800-RCPI-412 now. This April, basketball fans in America now have a wider choice to catch the PBA both on TFC and ANC. On TFC, catch the PBA thrice on its newest time slot on Tuesday, Thursday, and Saturday. On ANC, TFC Direct subscribers can catch the basketball action 11 times a week from Monday to Saturday at these times. It's three times the fun on TFC. It's 11 times the hardcore battle on ANC for TFC Direct subscribers. Better time slots, more action, more choices. Only here, where you are truly at home. Look at me. I'm as helpless as a kitten up a tree. I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your hand. Sa simula pa lang ay naging mahirap na ang sitwasyon para sa kanila. Girlfriend mo ba si Claudine? No. Hindi mo girlfriend si Claudine? She is very special to me. Pero to the point that a girlfriend means having a commitment and a really in-depth relationship, I'd say no. Hindi naging madali ang pag-amin sa harap ng maraming pressures ng career at intriga. Actually, sinasabi ng tao, jinx ako sa career ni Rico. Talaga? Yeah. Why would they say na malas ka sa career ni Rico? Because they're rude people. To each his own, ang makakalam lang talaga na mga nangyayari sa relasyon namin is me and Claudine. Paano mo nagawa ilagin ang puso ko? Sila lang talaga ang nakakaalam, pero maiiwasan nga bang hindi pakialaman ng publiko, pati personal na pagsasama nila? I think the important thing in a relationship, in a showbiz relationship, is that you don't bring the public into the relationship. You can bring them in as spectators, but not really into it as decision makers. Lahat nga tayo ay naging tagapanood ng isang pag-iibigang nagbunga sa harap ng ating mga mata. Kasi ikaw ang mahal ko. Ano? Ikaw ang mahal ko. Gusto mong ulit meeting ko? When was the last time you said I love you to her? Kanina?
Hindi rin minsan kumbaga ay nakibahagi tayo sa kanilang pagsasama. Nakibalita. Paminsay nakipasa rin siguro ng mga salita. Naging bahagi tayo ng pakikipagbulong-bulungan tungkol sa mga intrigang namagitan sa dalawa. Ang mga tampuhan daw, mga away batidi umano na parabang pati sa atin ay mahalaga. Totoo. Totoo. 4 years na kami and still going. Thank God. I-describe mo nga yung 4 taon na yon. Ay, roller coaster. Talagang rocky road. Parang... Wala, maraming happy moments, maraming mga away, maraming tampuhan. Pero I think lahat naman yun part ng relationship eh. At ang importante naroon pa rin, hindi ang ba? Ang importante, nasa loob mo talaga yung desisyon na mahalin ang isang tao. You've got to believe in magic, something stronger than the moon above. Cause it's magic when two people fall in love. Hanggang sa biglang pagdating ng hindi inaasahang pagtatapos. God, I miss you so much, hon. Hanggang sa mga huling sandali ay tumutok tayo. Narinig ang mga balita at mga sinasabing revelasyon. Marami na ang nasabi at pinaniwalaan. Iba't ibang bersyon na ang naglalabasan. Nagtapos na nga daw ang relasyon nila ni Claudine bago pumanaw si Rico. May bago na nga daw manliligaw si Claudine sa katauhan ni Raymart Santiago. At alam naman daw ito ni Rico. Pero gaya ng dati, sino nga ba ang mas nakakaalam sa mga namamagitan kina Rico at Claudine kundi sila pa ring dalawa lang? Sapat na sigurong hanggang sa huling sandali ay nakita natin ang isang nananatiling katotohanan na sa kabila ng lahat, sa mga nangyaring kung anuman, naroon pa rin ang isang bagay na nag-ugnay sa kanilang dalawa. Sa loob ng hindi matatawarang 4 na taong pinagsamahan, ang pagmamahal na hindi natin kayang sukatin o husgahan. I want to thank you for taking care of me and for respecting me and loving me. And I want to thank you for loving the people that I love, most especially my family. To Claudine, I want to thank her for being that strong woman who would back up a man. If it weren't for her, I wouldn't be where I am right now because siya yung padel na sinasandalan ko. Sa paghatid kay Rico sa huli niyang hantungan, sa pansamantalang paglayo ni Claudine para hanapin ang katahimikan, siguro nga'y sapat na muna sa atin na paniwalaan ang magic na minsan namagitan sa kanila at patuloy pa ring mag-iiwan ng ngiti sa magagandang alaala. I'm telling you, Claudine, what would you tell her? That I will still be true to my word. That my only goal for her is to see her spread her wings and fly. And when she does, I told her not to look back. I'll be happy for her. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Maraming salamat, Rico. Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree. And I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your hand. I will be reading, it's not actually a letter, it's an essay written by the mom of Claudine. Tita Inday. Tita Inday. And it's entitled, "What to Thine Own Self Be True." A 4-year relationship full of love and promise. Lessons learned, childhood wounds healed, adversities, met forces, and people keeping them apart. Dreams dreamt ended with a life lost. Rico died. No words can duplicate the grief and sorrow of his family. No one too can question the grief and sorrow of the others
who had been a part of his heart too. For sorrow is not an exclusive property of anyone and should never be doubted, questioned, and answered. The past few weeks saw my daughter Claudine maligned with malicious talk via the internet, text messages, and faxed letters. That Claudine chose to keep silent rather than clear her name by giving her side, some of which would be unpleasant for others, to preserve Rico's name is to her credit. So please stop it before human frailties become unbearable with pain. We cannot begin to talk about healing when we wound others, about fearing if we cannot look at our own guilt. Let me quote, send me all the flowers you can, whether white, pink, I would rather have a blossom now than a thousand when I'm dead. There were no bouquets of flowers from Claudine in Rico's grave. She gave them all to him alongside her mind, her heart, and her soul. No one can be asked of her. She has nothing to prove that he can't bring to his next beyond. Hindi pa dito nagwakas ito, boy. At syempre, bukas ang bus. Actually, we're all waiting for this. For Claudine to be able to give her side of the story. Kasi, boy, yung pag-usap nyo naman... was in a different context, oo, Ika. Iba talaga yung pinag-uusapan. And alam nating lahat, if this one statement here I agree with talaga, it's that hindi exclusive ang kalungkutan, ang pagluluksa. Naniniwala ako talaga, boy, na malungkot din naman talaga si Claudine dahil 4 na taon ang pinagsamahan nila. And there will always be things, mga kaibigan, na sila lamang ang nakakaalam. Ang aking dasal lamang ay sanay in God's time, maayos, lumambot, ang mga damdamin ay maituwid. Alam mo yon? This is our prayer. And ang aming sinasabi po ay, sa mga darating na linggo, mga kaibigan, inaasahan po namin na mabubuo natin ang kwentong ito. For until the story has its own closure, this will continue to go on and on and on without end. To close this, a beautiful love story, dapat wala nang mga kontrabida. Dapat ang mga kontrabida nasa teleserye na lang. I-celebrate natin ang pagmamahalan. Maraming salamat. Kaibigan, huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang The Bus. Click on savings. Click on convenience. Click on security. Click on ipinoypinay.com. Para sa pinakamagandang paraan ng pagtawag sa Pilipinas, click lang ng click. Bumili ng phone card sa mas murang halaga. I-print out ang calling card number at ready na kayong tumawag. Click, click, click. ipinoypinay.com, ang inyong phone card online tindahan. For all our soap opera fans in North America, check out the latest in your favorite drama serials in their newest times like from Monday to Friday. Dito Rocal faces four of life's challenges in Recuerdo de Amor. Judy Ann Santos and Piola Pascual's relationship continues to be tested in Sa Puso Ko Iingat At Kaya. Claudine Barreto unleashes her rare lesbian abilities in Sa Dulo ng Walang Hanggan. And amidst building family pressures, Christine and Jennifer try to find love's grace in Pangako Sa'yo. So let your emotions run high in the new time slots of our award-winning soap operas. Tune in on our 24-hour power programming here on TFC. Kung saan nakaukit ang pangalan ni Rico Yan. Noong Webes sa Manila Memorial Park, inilapat na rin ang mga katanungan at agam-agam tungkol sa kanya. Sa pagtapos ng seremonyang nasaksihan ng libo-libong tao, tahimik ring umalis ang kapamilya at malalapit sa puso ni Rico. Ang lahat, hangarin lamang
ang tunay na katahimikan. Ngunit ang respetong inaasahan at hinihingi sana nila ay hindi pa rin pala ibibigay sa kanila. Samot-saring mga isyu ang nagsulputan tungkol sa pagkamatay ni Rico Yan. Maraming mga akusasyon ang naglabasan. Kung kaya't ngayon ang mga malalapit kay Rico, pikon na pikon na. Tingin ko naman hindi naman pinagkakitaan ng stasyon na to. Baka kayo. Baka yung ibang stasyon ang siguro gustong kumita. Kahapon lang ay pinatindi sa kabilang stasyon ang mga akusasyon. Patutsada nila, ginamit lang daw si Rico bilang sentro ng nagiinit na media circus. Sa Channel 2, sumikat at lumaki ang kapatid ko na si Rico. So they have all the right. In fact, I wanna thank Channel 2 and ABS-CBN for helping out sa pagkamatay ng kaibigan ko. Burial, transportation from Palawan to, I mean, things like that. It masarap pakinggan eh. Isa pang isyung binuksan, kaduda-duda raw ang resulta ng autopsy report na inilahad sa media. One thing's for sure, yung kaibigan ko hates drugs. Kine-question ang pinanggalingan ng report na ito dahil hindi raw binabanggit ang diumanoy drugs na dala raw ng grupo na Rico Dos Palmas na diumanong naka-apek sa kalagayan nata. So I guess we have full doctors from PMA, St. Luke's. So, meron siguro silang kopya na nagpapatunay na pag-ibig sa kaibigan ko, he doesn't take drugs. I was with him. Kasama ko yan araw-araw sa trabaho. He's clean. My friend's clean. Pati source di umano ng drugs na binilhan daw ni na Dominic at Rico bago ito nagpunta sa bakasyunan ay pitanan. Yes, of course. Dati na pisina ni Boy of God. That was 2 years ago. But I really go to court. Okay, isang ecstasy, 12 kay 1 million. Una-una wala kaming dalang gamot eh. Wala rin kaming dalang gamot dun sa Dos Palmas. Nahilo ko dun. Humingi pa ako ng gamot sa clinic na Dos Palmas. Malinis kami at handa kami magpa-drug test anytime. Hindi pa dito nagtapos ang mga issue. Kwenestyon pati ang simpleng pagsabi di umano ni Rico ng I love you sa mga nakiparty sa kanila sa Dos Palmas ng gabing yon bago siya namatay. Bakit hindi niya subukan magsabi ng I love you? Masarap eh, masarap ang pakiramdam kung hindi niyo pa nasusubukan. Kung ano ang punto ng trip nito ay hindi po ni Dominic. Kung pakialam, flakes on, it's her, di magpa-drug sila kung gusto niya magpa-drug test. Kung sinong positive sa amin tatlo. Masarap lang siguro magsabi ng I love you sa mga tao. Iba naman, I love you. Kaya gusto mo kiss tayo, I love you rin kita. O ano yun ha? If she wants to take drugs or if she took drugs, bahala na siya doon. That's her problem already. Para sa mga patuloy pa rin naglalabas ng issue tungkol sa namayapang aktor, ng maling akusasyon at walang humpay na pagtuturo, iisa lamang ang tunay na maliwanag. Wala nang kasagutan o katotohanang maipipigapa mula kay Rico Yan. Magbukas man ng panibagong intriga, tapos na ang kabanatang ito. At hindi na mabubuksan pang muli. Ito ay pawang karapatan ni Rico at ng kanyang mga iwanan. Tao rin yan. Puno magkamali. Gaya ng ibang tao, rin. Marami tayo pagkakamali rin. I mean, siguro lang, namatay na yung tao eh. Respetuhin na lang natin yun. I mean, wala naman dapat ilabas eh. Marirealize nyo yan pag may nawala sa inyong mahalaga sa buhay ninyo. Marirealize nyo yan. O si kundi man, bahala na lang ang Diyos sa inyo. Yun na lang po. Mga kaibigan. Ito ay po'y nagpadala ng bagay at umalis ito sa mga petsang nababasa ninyo. Kasalukuyan na pong i-deliver ito o na-deliver na sa araw na ito. At ang kailangan sa mga ibang nagkakago ng kanilang mabababang presyo o malalaking diskwento, siguraduhin po tayo ang kailang servisyong ipinagkakaob namin sa inyo. Dahil ang hanap ninyo, malingat, mabilis, garantisado sa servisyo. Alpha Sino, Alpha Cargo. I'm searching for the world that I
Ganito natin siya laging maaalala. Masayahin. Puno ng sigla. Puno ng pag-asa. Gaya ng ipang ibang kabataan na pinangarap niyang tulungan at pagsilbihan bilang isang Ricoyan, isang artista, hindi bilang isang kabataang may malalim din palang puso at conscience. Noon, youth spokesperson ng Department of Education, Transport, at tagapagpas sa itinatag niyang movement. Out of his sa niya yung ibang steps namin. We call them BIMs, Cancer Values. Bilang isang volunteer sa Philippine National Recall. Wala akong makikitang asistang babae na pagkakasin. Siguro kasi ikaw. Sabi niya, teacher. At yun, bilang pag-alala sa kanya, magpapatuloy ang misyon ni Rico sa bagong tatag na Ricoyan Youth Foundation sa pangunguna ng kanyang mga kapamilya at kaibigan. Si Rico. Rico is a very real person. So much life. But at the same time, Rico was very in touch also with humanity. Ayon nitong suportahan ng iba't ibang pangkababaan ang pagpapatuloy ng isang pag-aaral sa sitwasyon ng mga kaibang Pilipino, ang pagsasagawa sa youth workshops at formation sessions, studies sa youth leadership. And all my brother, his last wishes before he left is to become a servant leader and will make more Ricoyans to this Ricoyan Youth Foundation. Nagsimula ang kampanya ng foundation sa pagtanggap ng mga donasyon noong burol ni Rico. Nagkaloob din ang ABS-CBN ng scholarship sa tatlong kabataang bahagi ng programang ito. Nakatakda ding ibigay ang proceeds ng premyo ng Special Celebrity Edition ng Game Canaba para sa pondo ng Ricoyan Youth Foundation. Wala man si Rico para rin ang kanyang iba pang pangarap. Patutunan itong mabubuhay para sa matanggayan niya paang mabibigyan ng bagong pag-asa. Welcome to the Buzz, mga kaibigan, Mr. Bobby Yan. Bobby, welcome to the Buzz. Good afternoon. Good afternoon. Hi, Bobby. Let's shake hands. Hi, Bobby. How are you? Worthy mo kinis. Ito naman. At saka parang ang ganda-ganda tingnan habang kayo nag-kiss. Oh, may ibang salamat, boy. May ibang spark. Anyway. Boy, okay. We're about to talk about serious things. So, all right. Tungkol sa personal. Dahil mukhang maligayan si Bobby. Aba, unless you talk about things personal. No, I don't. Okay. Bobby, okay. Natin kasi, first of all, I'd like to ask, bilang tagapagtanga ng pamilan, bother you na naman mo bang sobra yung coverage na binigay sa pagkakamatay ng kapatid mo? No. Did you feel it was too much? Did you feel that your grief was exploited? We were always in contact with sila Tita Mariol, Lawrence Tan, Joanna Gomez, and we made sure, and we knew without even asking them that they take care of us, take care of my brother, and from the start, we knew without even asking them. Kasi kapamilya, you know, Rico is from ABS. We don't have to ask them. They don't need to tell us. We know that they're gonna respect others. So wala kang naramdaman na cross ng lack of propriety? No. Never. Okay. That's at least why we got it out in the open. We trusted ABS from the very, very start. What about naman? Alright. And ito, marami ang nasabing maganda. Lumuha ang Pilipinas, mga kaibigan. Nagluksa na po tayo dahil sa pagpanaw nga ng ating kaibigan. Pero kadikit dito, Bobby, ay marami rin tayong narinig na mga kritisismo, ika nga, no? Mga salita na medyo hindi maganda sa iyong kapatid. Ano naman ang nararamdaman ng inyong pamilya pag kayo'y nakakarinig tungkol dito sa mga usapang ito? Pero bago mong sagutin, we'll take a short break. Sure. Mga kaibigan, siya lamang po kayo, kausap pa po namin dito sa The Buzz, si Bobby Yan. We will be right back. Inamin ko. Ang alin? Masama ang loob ko dahil lang LDD available lang sa mga TFC satellite dish owners. You're wrong, my son. Available na ngayon ang long distance direct sa lahat. Blessings of convenience. Graces of power. Just call 800 channel. Hello? Let the healing process begin!
before we took the short break, Bobby, ang aking katanungan, itong mga naglalabasa ng mga issues, diretsahin na natin. Opsiya, yung drugs angle, ano ang reaksyon ng pamilya? I'd like to respectfully say to you, Kuya Boy, and to you, Chris, at sa lahat ng nanonood dyan, that our family would prefer not to comment on the issue. Bobby, I'm sorry, but itong silence ba to, hindi ka ba natatakot na ma-misconstrue ito ng publiko na may pinagtatakpan? Yes, parang ganun. Or is ayaw nyo lang i-dignify dahil talagang napaka nakakaasar, boy, if you know the person very well tapos maaksahan ng ganun, mapipikon ka talaga. Or nag-aantay lang ba kayo ng tamang oras? I guess what Chris said, we don't want to dignify the comments. So, okay. Along with that, we would prefer not to comment at this time. Alright, okay. Usapan natin ang foundation. Okay. Dahil sabi nga natin, ipagpapatuloy natin ang magandang alaala ng iyong kapatid. Yes, Chris? Because tomorrow, boy, and on Tuesday, ang MPB family naglaro sa game. Ka na ba? At medyo talaga? Proud naman ako dahil medyo malaking pondo ang maibibigay namin sa Rico Yan Youth Foundation. Ay, yung mga participants ay... From MPB. Ang napanalo... At abangan nila ako si... Nanalo okay. Doon. Mapupunta pero may masasabi lang ako. Okay. Sinisisi ko si Bobby. Yun lang po. Panoorin natin kung bakit. Panoorin nyo kung bakit. Okay, talk about... ako, pero alam ko hindi sisisi si Rico. Sige so, maganda. So, okay. Thank you very much. Minsan magtiwala. Okay, Bobby... Talk about the foundation. Paano niyo ipagpapatuloy ito? Okay. The Rico Yan Youth Foundation, basic lang to, Kuya Boy and Chris, para gumawa pa tayo ng mas maraming Rico Yan. Now, thanks to ABS-CBN and Mr. Gabby Lopez, we have 3 scholarships to start the foundation with, along with the thousands of pesos of donations. Anong klaseng scholarship yon, Bobby? College? College. Of their choice. Sa La Salle ba or Ateneo? Or? Of their choice. Okay, that's very good. So, that's assured already of 3 potential Rico Yans out there. At saka ang pamamaraan ng pagpili nito ay malalaman nila sa foundation. Yes. Bobby, alam nating lahat ako because I've been involved in some foundation na hindi ganun kadali ang pagpapatuloy ng foundation. Kayo ba full-time dito or some member of the family will be devoting a lot of time to the foundation dahil ang pagsusuko ay medyo laking trabaho. What do we go? I will be the head foundation to keep Father Tito Patag and the members of the family, and I think as far as my power, talagang lapit sa amin kahit anong help na we can expect foundation. Volunteers. As far as volunteers, marami na tayong volunteers. Ang mission talaga ng foundation basically ay edukasyon. Edukasyon and awareness. Boy. Awareness for the youth. Positive values. Tama. Okay. There are accounts, right? Yes. Kung gusto natin magbigay ng mga donations, paano yon, Bobby? I don't want to come out here na humingi ako ng pera, no? I just want you to give to the foundation kung naniniwala kayo sa pagkala ng kapatid ko. Abhikain ika nga ng foundation. But it's your opportunity. Yes. Sayang all the people watching. Yes, so, Chris. Ako ang nagsasabi sa'yo, yes. Go for it, Bobby. Anong mga account number? Ayaw mo ba nahihiya ka? Gusto mo akong gumawa? I think the account numbers are listed on the screen. Okay. Right. Okay, yes. Nasa screen nga naman, Chris. And if you have any questions, we will have the numbers, the telephone numbers to call. Yes. And what are the phone numbers? Phone numbers are 723-5996, 425-1893, 426-6001, local 4088. Okay. I'd like to say, Chris, yes. Boy, yes, with your permission, that maraming nagsascam dyan. Oh, we do not accept donations. We do not authorize Bobby to go solicit. Ang kulang talaga. Ang kulang talaga. If you have any questions, call the numbers on the screen. Bobby, there are many people, kasi joy, at our lowest moments, there are many angels who help pick us up. Yung mapasalamatan na baka nakalitan or nakaligtaan in the past 2 weeks, that you would like to say thank you for all the assistance that they gave your family and all the love and importance na binahagi nila kay Rico. Sabi mo na rin, after your view, ang mensahe na rin ng pamilya mo sa buong bayan. Go ahead. Thank you, Chris and Boy. Nagpapasalamat kami ang buong pamilya ng yung nating mahal na si Rico Yan. Sa lahat ng kapamilya, kaibigan at mga tagahanga na dumalo, nakiramay at nagdasal para sa kanya. Sa suporta at pagmamahal na inyong ipinakita, buhay pa rin ang alaala at ang pangarap ni Rico. We would like to thank the many people who loved and believed Rico. Thank you for the unconditional love and support everyone has given me. For the willingness of any who would like to help the Rico Yan Youth Foundation. To the many sufferers who would want to extend continuing Rico's dream and mission in service.
We, his family, are troubled by the response to his passing. Remember, Rico is still alive in all of us. His spirit lives on in the youth. May the Lord be glorified in all of this. Ayan, maraming salamat, Bobby. What would you like to tell all the Filipinos who are watching us right now, coming straight from your heart, Bobby? My brother lives on. Salamat sa inyong lahat who prayed for my brother. Maraming, I said this to a lot of people I talked to na, paglabas pala ni Rico sa condo namin, 100 or 1,000 people in one, I didn't know pala rin when I see you know, pagod siya, minsan makulit, naglalaro lang kami, nagkakulit ang bahay namin. Ang dami niyang kinakausap na tao, ang dami niyang lives that he touched. And for me, parang hindi ko pala alam ginagawa ni Rico yon. We never knew that. So parang just a side of my brother na hindi namin nakilala. Na nakilala niyo lamang in his death, hindi ba? And yes, and it was through a lot of people pumunta sa wake and sinabi, alam mo kami ni Rico, Rico ginawa ko sa ganyan, and that. And it certainly proud and makes you happy. Your brother was a bad man. Definitely. And maybe boy, just to close, it's also a message na kung ano ka, dahil sa pagmamahal, suporta, at siguro yung tulong and values na binigay ng pamilya mo. So your mom and dad, your two sisters, and you should be very proud because Rico turned out to be such a great guy. What a guy nga. Dahil nga sa pamilyang pinagmulan niya, boy. Ako, let me add, in closing also. Alam mo, may mga bagay kasi na nagawa si Rico na hindi natin alam. Katulad ng sabi mo, Bobby. There were a lot of things, a lot of people he touched. Ika nga, walang mga putokos. You don't have to be a president of this country. Sabi nga ng isisabing kaibigan Larry Gabdula, he was a president for real. You don't have to be a leader of the country to actually affect lives. You have to be who you are. Hindi ba? Kaya habang usapan po mga kaibigan, sinasabi niyong servant leader, no? It's a very textbook, mapakalalim na ibig sabihin yan. But for whatever it is, yun ho ang kanyang pangarap. Manilbihan, first and foremost, bago maging isang leader. And boy, siguro i-assure natin si Bobby that he can count on us. Yes, so thank you, boy. And our support sa Rikoyan Foundation. Okay. And count on our friendship. Okay. What did you want to say? Friendship. Friendship, okay. I will be counting on your friendship, Chris okay. And boy. Well, Bobby. Okay. Buhay kayo. Salamat. Huwag mo kaya alas, pagbigan lang sa isang papong bumalang. All slow. Get it up for as low as $10.99. Parang ang inyong mga kahilinga kung saan ipinapaunawa kahawagahan ng kagandahang asal kung saan tanging pag-ibig ang namilibabaw kung saan ang mga tunay na kaibigan ay abot kamay lang at kung saan ang kabutihan tatagumpay laban sa kasamaan. Once upon a time, a look at life goes. Ito na kayo nun? No, sanig ka eh. Hindi mo ba na kulay namin? Juday, Monay, Arskitalate. Ito kaya talaga sa palid. Look and live it. Share it only on TSCN. Happy birthday, Juning and Jumbo. Happy birthday po! 72nd birthday! That's right. We're down here. Salamat. Ronnie Carrasco, happy birthday. And Gloria Macapagal-Arroyo. Of course, belated. Danita, happy birthday. America, April 12 and 13. And of course, thank you so much. Watch for my makeup. Pearl of San Antonio Salon de Manila. My hair, Gary, salamat sa Carrasco. And of course, thank you very much. Joan Boner, hi. Salamat sa aking Dolce, Ana, Vicky, Benz, Rabia, Benz, Vicky, Law.
Kimasan Lito at Mayor Manila Manila. Oh, a fresh lotoric and is a if you have a all in limb, women of the city, a wanting self-improving workshop before. Maraming salamat po. Thank you, boy, for being a part of my life. I love you. You're welcome, Chrissy. Maraming salamat. Maraming salamat po sa pagiging city ng aming buhay. Maraming salamat po. Ang muna pong The Buzz! Settling down, feeling around this world. Got a rich truth.